Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, ngayong araw na to ay ating pag-uusapan ang tungkol sa pag-ipon. So, atin na panoorin and don't forget to subscribe. So, ngayong araw, so pag-uusapan natin kung ano yung bagay na dapat mo malaman o na-experience or nakita ko lang din na nabasa na mabadali lang pala makapag-ipon kung gugustuhin mo. So, ang kinakailangan lang ay self-discipline. So, self-control. So, papaano kaya yun? So, napakahirap mag-control sa sarili lalo na kapag nakikita natin na madaming bibilhin o may pera tayong hawak, madami tayong pupwedeng bilhin sa pera natin. Pero naisip mo ba yung future mo? Naisip mo ba yung mga susunod na araw? Kung may pera ka pa ba? So yan, atin ang pag-usapan. Number one, so iwasang bumili ng bagay na hindi mahalaga. Yun ang unang-una na isipin natin. Kapag bagong sahod, bili agad ng gusto, bili agad ng kung ano-ano. So, dun pala sa bagay na yun, ikaw mismo, kapag hindi mo na-control ang sarili mo na bumili ng mga bagay, lalo yung mga hindi importanteng bagay, so dun ka mahihirapan mag-ipon. Yun ang kauna-una mong isipin. So, paano ka nga ba makakapag-ipon? Or, paano ka ba nga ba makakatulong sa iyong pamilya kung sa sarili mo, kulang yung iyong kinikita? Diba? Kung sa sarili mo, hindi mo kaya mag-ipon kahit maliit na halaga. So, dahil yan, sa pagbili mo ng iba't ibang bagay na hindi naman talaga napaka-importante. So, yun ang kauna-una. So, pag sinabi natin hindi importante, hindi mo naman kailangan na gamitin agad-agad o hindi naman siya ginagamit o hindi naman siya kailangan araw-araw. Katulad na lamang ng, madami ka palang damit na magaganda. So, dahil bago sa akin ka, bibili ka uli ng madami pang damit. So, useless na yun. Hindi mo naman susuot sa loob ng isang linggo yun. Diba? Or may isa sa tabi mo yung ibang bagong damit. So, sayang din. No? So, yun. So, yun talaga. Napakailangan talaga ng self-control and self-discipline kapag tayo ay mag-iipon. Napakahalaga yan. No? Iwasan natin bumili ng mga bagay na hindi importante at hindi mahalaga. At higit sa lahat yung bagay na hindi naman kailangan. So, yun. Doon tayo pala makakapag-ipon na tayo. Makakapag-save na tayo ng pera. So, pangalawa. So, ang pangalawa ay huwag maging maluho. So, yung pagiging maluho ay mahirap yun eh. Mahirap talaga siyang panindigan. Yung hindi ka magiging maluho. So, kasi lalo na yung mga mababait na tao. So, nahihirapan sila makapag-ipon kasi kapag nakikita sila ng mga tao na gusto nilang tulungan, gusto nilang suportahan, so, nakakalimutan na nila yung sarili nila na dapat hindi nila kinakalimutan kahit nagbibigay sila or gumagastos sila, make sure na mayroon kang maitatabi. At huwag ka din masyadong pabida. No? Kasi sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, masyado tayong mababait, masyado tayong mga pabida. No? Kaya tayo, hindi din nakakapag-ipon. Napakadami ng Pilipinong hindi nakapag-ipon. Tumanda na, namatay na, walang naipon kahit 5 duling. So yun, pagiging maluho. Sumahod, nag-inom. Sumahod, naglakwatsa. Sumahod, nagpahanda ng bonggang-bongga. Kinabukasan, nga. No? Wala nang pera. May utang pa sa tindahan. No? Kulang pa yung pinambayad. So yun, iwasan po natin yung maging maluho. Napaka-importante kasi yun. At magagawa mo yung maging maiwasan yan kung ikaw ay mayroong tinatawag na self-discipline and self-control na tinatawag. So, isipin mo, bago mo bitawan yung 1,000 mo, yung 2,000 mo, magiging maganda ba yung pagagastusan ko? Maayos ba yung aking pagagastusan? Mahalaga ba yung aking pagagastusan? So, kung kaibigan man lang yung iyong inisip, inom tayo, yan, diba? Iinom. So, iinom ka. So, gagastos ka. Pag nalasing ka na, yan na. Diyan na bumabait lalo pag lasing na.
Oh, isa pa, bili ka pa doon. Oh, labas ng pera, labas ng labas. So, ang nangyayari ay wala na. Pagising mo sa umaga, sakit na ng ulo mo, wala ka pang pera, sakit pa sa bulsa. So, yun. So, iwasan natin, guys, maging maluho, lalo sa pag sa mga taong may pamilya or pamilyadong tao. So, doon kasi nakakaroon ng hiwala yan eh, sa pagiging maluho natin. So, inuuna natin barkada kaysa pamilya. Yun. Kaya nakakaroon ng hiwala yan. Or, kasi hindi makasustentuhan ng lalaki, lalo na sa lalaki, napakabigat to. Na kung saan, ang mga lalaki dapat ay nasusustentuhan natin na maayos sa pamilya natin. Hindi yung may pamilya at pabilyado tayo, puro barkada inisip natin, inuman, bisyo. So, nagkakaroon nga ng hiwala yan. At kapag pabisyo ka, maluho ka, wala matitirang pera sa iyo, tatanda ka ng walang wala. So, namatay ka na't lahat, nandun ka pa din, nakalapat pa din ko sa lupa. So, yun. So, ang pangatlo, yan. So, nag-retake tayo kasi nga, na-delete yan. So, yung pangatlo na napaka-importante para makapag-ipon ka ay ito. So, dapat pilitin mong makapagtabi ka ng kahit na magkano bawat sahod mo. So, napaka-importante yan kasi kung hindi mo pilitin sarili mo ang pagtabi, so, ikaw din yung kawawa. So, no? Kailangan magpagpilit ka na makapagtabi ka sa isang sa kinsenas ng 1,000, 2,000. Kung tutusin yun, kung may ipon mo yun sa isang taon, kahit 1,000 lang sa in 12 months, di ba? Or in kinsenas, kung gusto mo, makapagtabi ka ng 1,000, huwag mo talagang gagastusin yung 1,000 na yun. Every kinsenas yun. So, I think makakapag-ipon ka ng 30,000, no? 30,000 in, 30,000 ba yun? So, 12 times 1,000, di ba? 12,000 times 2, 24,000 pala. So, yun. 24,000, biro mo. So, kung mag-iipon ka o pipilitin mo yung sarili mo makapagtabi ka every kang sumahod, every month or every quincenas, so, I think makakapag-ipon ka. So, napaka-importante yung pagtatabi. Kasi, biglang may kailangan ka, no, in case of emergency, may mahuhugot ka sa yung ano, sa iyong bulsa. Hindi, wala ka mang bank account, meron ka mang bulsa, meron ka mang wallet na kung saan may naitago ka. So, napakahalaga yon. So, kailangan makapagtabi po tayo ng kahit magkano. Wag namang 100 or 5 piso kada sahod. Parang, hindi ba maganda yata yon. So, ipunin mo 5 piso. Pero at least nakaipon ka din. Nasa sayo yan. Pero, ang mahalaga makapagtabi ka ng kahit kaunti sa mga sinahod mo para may makita ka naman na ito yung pinaghirapan ko. Ito yung hawak ko ngayon. Yan. Tapos saan? Pwede mong hilahin, pwede mong bunutin, no? Kapag iyong pinag-ipunan talaga or pinilit mo makapagtabi. So, yun po ang pangatlo. At ang pang-apat, so, sa pang-apat naman, so, ito yung iwasang magkasakit. So, paano ba natin maiwasang magkasakit? So, napakahirap maiwasang magkasakit, no? Yung sakit ay, ano yan, bigla-bigla lang yung dumadating. Pero bakit kasama dito yung iwasan magkasakit? So, kasi kapag tayo nagkasakit, mas malaki yung magagastos natin. So, paano ba maiwasan magkaroon ng sakit? So, kaysa naman, ginastos mo yung bagay o mga yung pera mo sa mga bagay na hindi naman maganda or inom ka ng inom, so, patuloy pag-iinom. Isa dahilan sa nagkakasakit, kung bakit ka nagkakasakit. Nagastosan ka na sa pag-iinom, nung nagkasakit ka, mas lalong nadoblo yung ginastos mo. So, pagkain. So, dahil mapera ka, bili ka ng bili ng sitirya, ng mga pagkain ng mga walang sustansya, so, pwede ka din magkasakit dun. No? Kaya, paano man natin maiwasan magkasakit? So, iwasan din natin yung mga bagay na hindi naman mahalaga. Lalo yung mga pagkain na hindi naman masustansya, so, magkakasakit tayo dun. Okay lang sana kung lagnat-lagnat lang. Eh. Kalimitan kasi yung iba, soft drinks, mga junk foods na kung saan nakakapagbigay ng sakit. So, nagastusan ka na dun sa junk foods na kinain mo. Ay, nagkasakit ka, nagastusan ka pa dun sa pagkakasakit mo. So, yun, iwasan po natin magkasakit kasi napakahirap. So, based on my experience dati kasi. So, hindi ako mahilig. Yung pera ko, ginagastos ko lang sa kung ano-anong bagay.
mahilig ako gumasto sa mga soft drinks, sa Cobra, lalo sa Cobra. So mahilig ako magpakagutom ng tapos kakain ng chichirya, inom ng soft drinks. So dun ang mamahal pa naman, dun ang nagastusan. Tapos dun nagkasakit ako nung nagka-ulcer ako. Dahil yun ang mga kinakain ko. So doble pala, triple, quadro pa nga. So napakahirap talaga magkasakit. Yung inipon mo nung napakatagal na panahon, ay isang bagsakan lang sa ospital. Diyos ko, wala pa namang, hindi naman pwedeng, hindi katulad sa palengke yun na may, pwede kang tumawad. Naka. So, kaya iwasan po natin magkasakit. At para maiwasan natin yan, so make sure na yung iyong kinakain, yung mga binibili mo, ay related sa kalusugan mo. So, kasi, yung kalusugan, napaka-importante yun sa pag-iipon, kasi, kapag healthy ka, madami kang maiipon kasi hindi ka magkakasakit, wala kang masyadong paggagastusan. 'Di ba? So 'yun ang pang-apat na ating dapat malaman para tayo ay makapag-ipon kahit maliit lang ating sahod. So 'yun, maliit ang kinikita natin. Kasi 'yan diyan nagsisimula sa maliit 'yan. Sa maliit na ipon, maliit na kita, habang tumatagal lumalaki 'yan. Parang puno 'yan na pag tinanim mo, nagsisimula sa buto, magkakaugat. Pag nag-augat, tutubo, lalaki na lalaki hanggang sa maging puno. So, parang ganun yung pag-iipon. So, yun. So, at ang panglima sa lahat. So, napaka-importante nitong panglima. Lahat naman importante. So, importante din itong panglima. Na kung saan, ay, ang panglima ay magkaroon ka nung tiyatawag na budgeting. So, malayo pala yung sahod mo. Dapat, tinitingnan mo na kung ano yung mga kailangan mong bilhin. Ano yung mga importante, ano yung kailangan mo sa bahay, at dapat may listahan ka niyan. Para hindi ka na mag-iisip kung kailan mayroon ng sahod, bigla mo maiisip, kailangan ko pala nito, kailangan ko pala niyan, tapos, kulang pala yung pera mo, bigla, mabibigla ka, at katulad nun, pupunta ka sa palengke, may nagustuhan ka pang ibang bibilihin. So, imbes na nakaset up na yon, kasi kapag nakaset up na yung mga bibilihin, hindi ka na kailangan mag-isip kasi minsan pag wala kang listahan, napapadami yung binibili mo, hindi mo naman pala kailangan, hindi kaya ubusin o masisira lang. Diba? So, ganun din sa pagpunta na pangamasyal natin sa mga mall, no, dapat nakalista na din or nakabudget na din yung pera natin na dalhin lang natin kung anong pagagastusan natin kasi pag dinala natin lahat ng pera natin, doon na. Pag may nakitang iba na inganyo doon sa isang bagay, ang ganda nito, maganda to. So, yun, bibili na natin. So, yung pera, hindi na natin naisip, oh, yun nga pala, nag-iipon nga pala ako. So, pero kung nakabudget yun, so, tamang-tama lang yung, eksaktong-eksakto lang yung bibilhin mo, eksakto lang yung pera mo sa mga kailangan mo. So, it means, makakasave ka pa ng pera. Kahit maliit naman ito, kahit every sahod, makaipong ka ng 1,000 pesos or 500 pesos, bilangin mo sa isang taon yun. So, yung 1,000 pesos sa 12 months, hindi may nakaipong kang 12,000. So, in case of emergency, po pwede mong hatakan sa bulsa mo yun. No? Kaya, guys, so, sana makapag-ipon na tayong lahat, lalo sa mga Pilipino ngayon. So, nahihirapan kayo mag-ipon. So, sana makatulong itong video ito. At, simulan natin mag-ipon. Kasi ako, nagsisimula na din ako mag-ipon. Yan, kasi, kailangan talaga mag-ipon. So, so yeah, tumatanda tayo, hindi habang tumatagal na panahon ay bumabata tayo. Lahat tayo ay tumatanda, lahat tayo pupunta sa pagkapamilya at lahat tayo ay kailangan dumaan sa stage na kung saan lilipas tayo. Kaya dapat bago tayo lumipas, bago tayo tumanda, bago ano yung ating pangarap. So kasama sa pangarap natin ay pag-iipon at para maabot natin yung pangarap natin ay kailangan mag-ipon muna tayo. So, yun lang guys. At maraming salamat sa inyo lahat sa panonood. So, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-like ang aking channel. Thank you for watching.